bakit ay suporta ng Russia ang China sa mga nagaganap na tensyon sa West Philippine Sea? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Shoutout kay Granger's Gaming, shoutout kay Abel de Gansina, at shoutout kay Jobert Cabalfin. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang tensyon na nagaganap sa Senkaku Island. Pinag-aaway ang drilling platform ng langis malapit sa Paracel Island. At ang pag-angkin sa Ulyan Philippi Reef. Ilan lamang yan sa mga matitinding kaganapan sa paligid ng most disputed water in the world, ang West Philippine Sea. Sa kabila ng lahat ng problema na kinakaharap ng mga maliliit na bansa laban sa China, ay laging pumapasok sa eksena ang United States na sumusuporta sa mga apektadong bansa gaya ng Japan, Vietnam, at ng Pilipinas. And on the other hand, sa gitna ng tensyon na ito, ay narinig o nabalitaan mo na ba na sinuporta ng Russia ang China sa ginagawa nilang ito sa West Philippine Sea? Knowing na strategic partner ang dalawang ito. At kung ang sagot mo ay wala, normal lang yan sapagkat hindi suportado ng Russia ang aksyon ng China sa West Philippine Sea. At sa video na ito ay ilalahad ko sa iyo ang ilan sa mga posibleng dahilan nito. Ang ugnayan ng China at Russia ay malaki ang pagkakaiba sa ugnayan ng US at ng Pilipinas. Always remember that China and Russia are not allies. Walang naganap na alliance treaty sa dalawang bansang ito. Unlike sa Pilipinas at US na kung saan ay meron tayong security treaties o mutual defense treaty sa kanila. Sa isang alliance relationship kasi ay may obligasyon ang mga bansang nakapaloob dito na mag-provide ng political at military support sa partner nito. At kung sisilipin mo ang international relations, ito ang pinakamataas na uri ng bilateral relationship. Unlike sa ugnayan ng China at Russia na may comprehensive strategic partnership at hindi sila bounded ng obligasyon na kailangan nilang tulungan ang isa't isa sa kanilang mga national interest. Isa rin kasi sa misconception ng mga tao ay ang paniniwalang magka-alyansa ang Russia-China sapagkat ang kadalasang promotor din ito ay ang mga media. Wala ring interest ang Russia sa South China Sea o West Philippine Sea kung kaya't wala talagang dahilan na mag-back up sila sa bansang China. Ine-enjoy din ng Russia ang magandang relasyon nito sa mga bansang malapit sa pinag-aagawang lugar na ito. At ayon sa kanila, ay ayaw nilang ma-offend o traitorin ang mga bansa sa Southeast Asia for the sake of China. Halimbawa na lang sa ugnayan nila sa Vietnam na kung tutuusin ay mas close pa ang ties ng Soviet Union noon kung ikukumpara mo sa China.
Isa din kasi sa rason kung bakit natalo ng Vietnam ang US ay dahil sa tulong na rin sa kanila ng USSR. Kung kaya't matapos ang gerang iyon ay mas lalong tumaas ang respeto ng Vietnam sa Russia. At kahit magpasangga ngayon ay wala silang history ng conflict or disputes at more on cooperation sila. At syempre, hindi rin mawawala ang Pilipinas na isa sa tumulong sa mga White Russians noon. At magpasangga ngayon ay matibay pa rin ang relasyon natin sa kanila. Knowing na magkasundo si Pangulong Duterte at President Putin. So wala talagang dahilan ang Russia na kampihan ng China. Dahil ayaw nilang sirain o traidorin ang magandang relasyon na nabuo nila sa ating bansa. It is unnecessary para sa Russia na mag-seek out ng direct confrontation sa United States sa West Philippine Sea. Dahil alam naman natin na may sarili silang problema ngayon. At ang focus nga nila ay ang Europa, most especially sa Ukraine. At aminado din kasi ang Russia na hirap silang isolve ang problema nila dito. At maliban pa riyan ay hindi naman talaga conflict ng China at US ang nagaganap sa West Philippine Sea. Bagkus, ito ay ang disagreement ng mga overlapping claims at ang hindi pagsunod sa international law na siyang mas lalong nagpapagulo dito. At alam niyo naman siguro kung sino ang tinutukoy ko dito. Hindi man natin hinihiling, pero kung sumiklab man ang engkwentro sa West Philippine Sea ay malaki ang posibilidad na hindi re-resback ang Russia para sa China. Pero all in all, hindi porket naging neutral ang Russia sa nagaganap sa West Philippine Sea ay hindi na nito susuporta ng China. Ang Russia kasi may own ways ng pagsuporta para sa China, gaya lamang ng mga military exercises. Ngunit, it is a big no sa kanila ang suporta ng China sa pag-expand nila sa West Philippine Sea. At sa panahong ito ay mahirap na talagang magtiwala. Hindi mo alam kung sino ang tunay sa nagpapanggap. Hindi rin madaling matukoy kung ang tulong ay genuine nga ba o may kaakibat na kapalit. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa bakit nga ba hindi suportado ng Russia ang China sa ginagawa nito sa West Philippine Sea.